Hi guys, bakit tayo gagawa ng information tungkol sa mad crabs? Dahil ang aking negosyo ay seafoods, so mag-focus tayo ngayon sa mad crabs. Dahil madami akong customers na nag-online selling. At ang tanong kung paano malalaman kung yung babae, lalaki at bakla, pati na ang kulay at kung paano malalaman kung ito ay matataba. Hi guys, Jude here. Gagawa tayo ng video or series ng videos. It's all about crabs. Pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng mangrove mud crabs. From gender, may tatlong klase siya. May male, may female, at saka bakla. At meron din tayong tatlong kulay. Yun ay green, red, and violet. Hi guys, since unang video ko ito, pakiclick naman ang subscribe at bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. At huwag din kalimutan i-like at i-share ito para naman malaman din na iba pang gustong matuto. Guys, ang first video natin ay ang male or lalaki na mud crabs. Paano natin malalaman kung lalaki ang alimango? Sa pamamagitan ng kanyang shell, kanyang sipit, at sa kanyang tiyan. Papakita ko sa inyo paano ito tukuyin ang bawat isa. Hi guys, ganito lang pag-identify kung male ang crabs. Number 1, sa kanyang shell. Pahaba ito, compare mo dun sa female at saka sa bakla. Number 2, ang kanyang sipit. Malalaki ang sipit niya at ang shape ng kanyang ngipin ay hindi pantay-pantay. May malalaki at may maliliit. Number 3, ang kanyang tiyan. Pa-triangle ito, hindi compare dun sa bakla at saka sa female. Guys, ganito lang pag-identify ng kulay ng mga male crabs. Number 1, yung green or may tawag din sa kanya na iba na bulik. Malatandaan na siya ay king crab. Ang sipit niya sa may bandang ngipin, may makikita kang orange. Number 2, violet. Halos kapareha lang siya ng green. Ang difference sa kanilang dalawa ay ang sipit. Wala kang makikita na orange. Number 3, ang red. Obvious lang na pula ang kailangan mo makita. Wala nang iba. Hi guys! Ituturo ko na sa inyo paano i-identify yung male crabs sa kanyang shape. Number 1, ang kanyang shape. Medyo pahaba ito guys. Compare mo dun sa mga female at saka sa bakla. Number 2, sa kanyang sipit. Napapansin nyo guys, malalaki ang sipit ng male crabs. At saka yung kanyang ngipin ay malalaki din at saka mayroong mga maliliit. So hindi siya pare-parehas, hindi pantay-pantay ang ngipin ng lalaki. Number 3, yung kanyang tiyan. Ito yung tiyan ng male crab. Makikita mo, pa-triangle ang kanyang hugis. Yun ang pinagkaiba doon sa female at saka sa bakla. Ito guys, kahit saan natin titingnan, pa-triangle yung kanyang tiyan. Yan guys, triangle. Okay. Hey guys, ito na. Tuturo ko sa inyo paano malalaman ang kulay ng mga alimango. Meron akong tatlong alimango. Pareha silang male. So ito, unahin ko yung green. Ang green guys, makikita nyo sa sipit niya, meron kang makikita na orange. Yan. Makikita mo yan sa male na green ang kulay. Para hindi tayo magkamali ng pagkuha ng alimango kung anong gusto natin na kainin. So ganito ang kanyang kulay na... Hi guys, ito naman yung violet or tinatawag sa iba na white. So ang pagkakaiba nito sa green, wala kang makikita ang orange sa kanyang sipit. Nakikita nyo guys, wala kayong makikita ang orange. Hindi katulad nung green. Yan, nakikita nyo ang difference ng violet at saka ng green. Okay? Pangatlo guys, ang red. Ito naman ang red na male crab. Makikita natin wala ibang ano, wala ibang kulay. So, pula lang.
Yan ang pagkakaiba dun sa dalawa. So ito, malayo pala makakita mo na siya na pulahan or red. Guys, ituturo ko na sa inyo paano i-disable yung alimango para pag naglinis tayo, hindi tayo masisipit. Ang kailangan natin ay gunting or meron mga pointed na object na pwede natin itusok dito sa dulo ng tiyan ng male. So nandito yung puso niya. Tingnan nyo guys, paano i-disable. Tusukin ko lang ito, patay na siya. Pansinin nyo guys, hindi na siya gumagalaw. So para madali siyang linisin. Pangalawang paraan para i-disable natin yung limango. Luluplop natin siya sa malamig. Pa ilang minutes lang yan siya guys, mamatay na siya. Okay. Oh, ganyan na guys. Wala na siya. Okay. Guys, ganito naman paglinis sa kanya. So tatanggalin natin yung kanyang shell. So makikita natin, ito yung part na madumi sa mud crabs. Ito. Yan. So babrush natin lang yan. Gamit ang running water. Wala tayong running water. So ito muna ang i-ano natin. Kung paano. Yan guys. Dapat malinis natin yan bago natin lutuin. Okay? Ganon din yung sa labas. Kasi dyan yung dumi ng mud crabs. So dyan yung mga lupa. So ngayon tatanggalin natin itong gills niya o kaya mga hasan. Ito yung nandito yung bunga ng crabs. Tanggalin din natin yan para malinis. Okay? Yan lang guys. Tatanggalin natin yan. At sa kanyang tiyan, tatanggalin din natin yan guys. Yan. So ganun din, i-brush natin yung part na to hanggang dito sa gilid. Yan. I-brush natin yan dahil dyan yung madumi ng crabs. Okay? Hi guys! Natapos na ang part 1 ng ating series of videos regarding male crabs. Abangan ang part 2 na video kasi ituturo ko naman sa inyo paano tukuin kung matataba at kung anong tawag sa mga male crabs depende sa lugar na pinanggagalingan nila. Hi guys! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo lang ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos. At huwag mo rin kalimutang i-share at i-like ito. Maraming salamat sa panonood. God bless and see you.